So guys, yung pagkain pala natin ngayon ay nuggets. Meron akong pipino and then fried rice, Russian na isda and Coke pantulak. And syempre magkukwentuhan tayo ngayon kasi may mood ako ngayon makipagkwentuhan. So tune in guys and magmumukbang tayo. Magkukwentuhan tayo ngayon kung paano tinitest ng isang lalaki. Paano masabi? Yung babae kung pangkama lang ba or panghabang buhay nilang kasama. Ito ay sa mga highly high value na mga lalaki. Before that, mag-pray muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless this word, O Lord. Amen. And chibugan na. Nainis ako kasi nag-film ako. Hindi na ano. Nakakain na kaya ako pero inulit ko kasi walang sounds. What? Buti hindi ko naubos. Na-check ko pa. So guys, ayun. Una, yung mga high value na lalaki, chine-check nila yung isang babae kung pangkama lang ba or panghabang buhay nilang kasama. Una doon ay sex. Google! Barinig kita sa mukha eh! Tinetest nilang babae sa sex kasi yung iba, mabilis bumuka ka, di ba? So doon, tinetest nila kung mabilis ka bang bumigay pag niyaya ka or pakipot-gipot ka. Stop! Sabi ko na stop! Kasi doon sila ano na mapagkatiwalaan kanila kung hindi ka mabilis na makuha sa ganung bagay. Kumbaga, willing silang papakasalan ka at siseryosohin ka. Pero kung bilis-bilis mo, syempre, ang iniisip nila, pangkama ka lang. Ganun. Hindi naman lahat, pero mostly. Aww. Kasi diba, kung ginto nga, bili ka ng gold, diba tinitest mo muna kung pure gold yun? Baka mamaya, ano diba, ganun din yun sa pagdating sa pag-ibig. Kailangan kasi-test. Second, abot sa pera. Paano masabi? Kung paano mo i-handle yung pera, pera mo, pera niyong dalawa. Kasi syempre, future na yung pinag-uusapan kung maluho ka ba, waldas ka ba, ganun. Yun yung isang dahilan ng mapagkatiwalaan ka ng lalaki kung marunong ka din mag-handle ng pera. So, ayun, money. So, tinitest ka doon ng lalaki. Kung, what? Kung magaling ka ba, mahusay ka ba magdala ng pera in the future or sa pera mo. Or yung or kung nakahanap ka ng, especially kung makahanap ka ng businessman, syempre yun talaga yung inaano kung paano ka mag-handle ng pera. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Pera. Waldas ka ba? Gold digger ka ba? Kung pera lang ba yung habol mo sa kanya? O ganun. Tinetest ng lalaki yun. Or yung may ibibigay sa'yo yung lalaki, tinetest ka lang niya, tapos sunggab ka kaagad. Isa din yun sa tinetest ng lalaki sa'yo. Kaya pag may mga binibigay sa inyong lalaki, huwag niyong tanggapin. Baka mamaya, tinetest lang kayo niyan. Diba? Ganon. Next. Isa pang bagay na tinetest ka lang ng lalaki. Yung worth it ka ba na ipapakilala sa pamilya niya, sa kaibigan niya. Paano masabi? Or yung pakikitungo mo sa pamilya niya, sa mga kaibigan niya, at sa iba pa. Yan, doon ka rin ititest ng lalaki. Kung ipapakilala ka ba niya sa magulang niya, sa mga relatives or whatever, kung hindi ka ipapakilala, magduda-duda ka na. Advance ako mag-isip. Bakit sa haba-haba niyong relationship, hindi ka pinapakilala? Kaya mag-doubt ka na, bakit kaya hindi ako pinapakilala? Diba? Except na lang sa mga estudyante, kasi syempre minsan may mga parents na strict, ayaw nila. Google!
Barinig kita sa mukha eh. Mag-shota-shota. Pero yung mga stable job na kayo, stable na kayo sa buhay, parang bakit hindi ka pa rin pinapakilala? So, big question yun pagka ganun. Diba? Aww. Yun, pangatlo yun. Kung paano ka makikitungo sa kanyang familia, mga kamag-anakan, at mga kaibigan. Okay? Hanggang dyan lang ang ating kwento. Magkain muna ako. Mga bobo! Mga bobo! Pero minsan, no, yung number one, yung sa sex, siyempre, especially pagka yung dalawa lang, no? Parang minsan... Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Minsan mawawala ka din naman sa sarili mo. No? Lalo na pag nalikalikan ka dito, pababa. Ha? Nawawala ka talaga sa sarili mo. Kaya parang ayaw mo bumigay pero siyempre na ano ka na din. Pero mahirap talaga yun, no? Stop! Sabi ko na stop! Meron talaga. Pwede naman yan. Yung, kung alam mo nang nagiinit na kayong dalawa, stop! Ganon. Pag mga i-ano na kayo nyan, halikalika na kayo nyan, pababa. Pag dito na yan sa dibdib, stop! Ganon na kayo. Stop! Sabi ko na stop! Dala kayo ng stoplight kung maaari. Kasi ano na yan, patungo na yan sa climate change signal number 5. Hindi kasi pag ang babae kasi talaga hinahalikan dito, nawawala na sa sarili. Paano mo sabi? Doon na naramdaman nyo, stop na. Dala kayo ng ano, pamukpok. Kasi minsan may mga makukulit din lalaki, ayaw mo na. Hubaran ka pa din. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Dala kayo martilyo. Sabi nyo, oops! Boundary hanggang dito lang. Huwag nang bumaba. May alam niyo yun. May chismis ako sa inyo. Haluan natin ang chismis. Alam niyo, yung viral ngayon, yung kabit tsaka yung ano. Aww. Nahuli. Naka 69, grabe. Buti na lang 69, hindi dugstar.
Kasi kayo naman kasi, pag nagkapagtalik kayo, tapos nung may mga karida-karida, ay ano, may mga kabit-kabit kayo, maghara kayo ng pinto. Kamalay nyo, mabigyan pumasok, di ba? Andun ako sa climate na hinihingal-hingal na kayo, tapos, oops! Huli ka! Yung gano'n. Para kong baliw, ano. Pero natawa ako dun. Nung barrel yun eh. Naka 69. Tapos, nahuli sila ng asawa. Kaya pala nagkagulo ang Facebook ko dahil sa viral. Grabe. Huli tuloy sila. 69 pa. Ano ba yung 69? Makain ba yun? So guys, thank you so much for watching. Next time again. Bye.